Pinagpalang tanghali sa inyong lahat at welcome po ulit sa ating Awakening of Faith program. At narito na naman tayo sa programang ito na kung saan gigisingin ng Holy Spirit ang pananampalataya ng bawat isa sa inyo. Sa programa na ito ay makakarinig tayo ng salita ng Diyos at dahil dito tayo ay makakaunawa kung paanong mas mabisa nating gagamitin ang ating pananampalataya sa harapan ng Diyos. Kaya nga, kung maaari, ikaw na nanonood ng ating programa ngayon, magpatuloy ka mula umpisa hanggang sa uli at panoorin mo itong programa na ito dahil for sure, ito ay magbibigay ng pagpapala para sa bawat isa sa inyo. Kaya nga, kung maaari, gusto ko rin na hilingin sa inyo na ihanda ninyo isang bote ng tubig o baso ng tubig upang mamaya sa ating prayer of agreement, ito ay ating basbasan. Itaas sa Panginoon at ito'y kanyang pagpalain na kapag ito'y ininom mo, ay magbigay sa iyo ng pisikal at espiritual na kalakasan at magbibigay sa iyo ng kagalingan sa lahat ng iyong mga kahinaan. Kaya kung maaari, ihanda mo na ang iyong tubig. At kung ikaw ay mayroong Biblia, pwede mo ring ihanda ang iyong Biblia at i-highlight sa iyong Biblia ang salita ng Diyos na babasahin natin ngayong tanghaling ito. At pakiusap, hiniling ko rin sa iyo na i-like at i-share mo ang programa na ito sa iyong Facebook o sa iyong Messenger groups upang ang sino man na makapanood ng programa na ito, sila rin naman ay magiging pinagpala. At kung ikaw ay merong mga problema o mga kahirapan at kailangan mo ng kausap, pakiusap. Gusto ko na tawagan mo ang ating helpline at nandyan yung pastor at siya ay ipagpipray ka, bibigyan ka ng payo at tuturuan kanya na gamitin ang iyong pananampalataya. And by faith sa iyong pag-reach out sa amin, ikaw ay tatanggap ng tulong at solusyon sa iyong mga problema. Kaya pakiusap, pagpalain ka ng Panginoon Diyos kung gagawin mo na makipag-usap sa amin. Ikaw na depressed, ikaw na puno ng kahinaan at dumaraan sa matinding pagsubok ng buhay, gawin mo. Gawin mo. At merong sasagot sa iyo sa ating helpline at ito ay magiging dahilan para matanggap mo yung pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Amen. So kaibigan, magbabalik tayo sa ating Awakening of Faith pagkatapos lamang ng napakalakas na video na ito. Napapansin mo ba kung saan nag-i-invest ang mga tao ngayon? Magkaroon ng isang magandang career at future, bumuo ng isang maayos na pamilya, magkaroon ng isang masayang love life, o kaya ay malusog na pangangatawan at magandang itsura. At marami pang iba. Masama bang mag-invest sa mga bagay na ito? Hindi. Hindi masamang mag-invest sa mga bagay na ito. Ang masama ay ang makalimutan mong mag-invest sa kung ano ang mananatili habang buhay. Sa pamamagitan ng pananampalataya, makukuha mo ang mga magagandang bagay sa buhay. Pero lagi mong tatandaan na ang pangunahing layunin nito ay ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Hindi sapat ang magkaroon lang ng pananampalataya. Kailangang ito ay maging matalino. Kada Miyerkules, ang Simbahang Universal ay nagiging isang university para sa mga kaluluwang hindi lang gustong lumago sa kanilang spiritual na kaalaman, pero may kagustuhan ding lumago sa kanilang pananampalataya at relasyon sa Diyos. Dalhin mo ang iyong libro na ang Salita ng Diyos at ihanda mo ang iyong isipan na nakatuon lamang sa Diyos. Dito sa ating headquarters, Cubao,
o sa pinakamalapit na simbahang universal sa iyo. Nagbabalik po tayo sa ating Awakening of Faith program. At ano ba ang pag-uusapan natin ngayon? Kaibigan, mayroong isang gera na nangyayari sa panahon natin ngayon. At siguro kung ikaw ay titingin sa labas, tingin mo maaliwalas naman, mapayapa naman, maayos ang lahat, at wala kang nakikitang gera. Pero tandaan mo, mayroong isang gera o labanan na nangyayari ngayon. At ito ay sa pagitan ng liwanag at ng kadiliman, sa pagitan ng pwersa ng Panginoong Diyos at kontra sa pwersa ni Satanas. At itong dalawang ito ay naglalaban. At ano ang pinaglalabanan nila sa mundo na ito? Walang iba kundi ang iyong kaluluwa. Oo, ang Diyos ay nagnanais na ang iyong kaluluwa ay maligtas.
At ito ay tumanggap ng panghabang panahon na buhay. At doon ay makapasok sa kaharian ng langit. Pero ganun din naman ang Diablo. Ang Diablo, hinatulan na siya na mapahamak at maitapon siya sa lawa ng apoy. Pero hindi niya gugustuhin na siya ay mag-isa lang pupunta doon or kasama niya lang ang mga demonyo. Pero ginagawa niya ang lahat para ang sangkatauhan, ang mga kaluluwa na nandito sa mundo ngayon ay mapahamak din at mahatulan at maitapon doon sa lawa ng apoy kasama niya. Kaya nga ang Diablo at ang demonyo ay buong lakas, masikap, masigasig at ginagawang lahat para siya ay makapagdala ng mga kaluluwa sa sangkatauhan na ito. So, gagawin niya ang lahat ng mga pakana, maglalagay siya ng mga patibong, gagawa siya ng mga sitwasyon, siya ay magtatrabaho para impluensyahan ang sangkatauhan, para gawin nito kung ano ang kalooban nito at hindi ang kalooban ng Panginoong Diyos. Oo, para kay Satanas at sa kanyang pwersa ng mga demonyo, ang pagtingin nila sa iyo, hindi pisikal na tao lang, pero ang pagtingin nila sa iyo ay kaluluwa. Alam nila na physically speaking, yan ay merong limitasyon. Sooner or later, yan ay pwedeng mamatay, tumigil, at hindi na gumana. Pero tandaan mo, kung merong panghabang panahon na meron ka, ay kung ano yung nasa loob mo, kung ano yung kaluluwa mo. So ito yung nais ng Diablo makuha. Ito para sa kanya isang trophy. So gagawin niya ang lahat para makuha kanya. Makuha niya ang iyong kaluluwa. Gagawin niya ang lahat para ang iyong kaluluwa ay maitapon sa impyerno pagkatapos ng buhay na ito or maitapon din doon sa lawa ng panahon, which is yung tinatawag nating second death. Para maiwasan na mangyari ito, ano ba yung tinuturo sa atin ng salita ng Diyos? Nakasulat dyan sa aklat ng Santiago, sa chapter 4, verse 7, ay ganito. Kaya't magpasakop kayo sa Diyos, labanan nyo ang Diablo at lalayo siya sa inyo. Amen? So dito, maliwanag na meron kang dalawang kailangan gawin para talunin si Satanas at ang pwersa ng kadiliman. Una, magpasakop ka sa Diyos. At paano mo bang ginagawa na magpasakop sa Diyos? Ginagawa mo ito kapag ikaw ay inspired ng salita ng Diyos. At ito naman ay iyong kinikilos at pinapamuhay sa iyong buhay. Ginagawa mo ang lahat para masunod kung ano ang kalooban ng Panginoong Diyos. Nandiyan ka, lumalayo sa mga kasalanan, nagpapakatuwid at nagpapakabanal. Ikaw yung taong may takot sa Diyos at ikaw yung tao na ginagawa mong lahat para walang masabi sa iyo ang ibang tao. Ikaw ay namumuhay ayon sa pag-ibig, sa iyong relasyon sa Panginoong Diyos. Ginagawa mo ang lahat para mabigyan siya ng lugod at kasiyahan. So, kapag ginagawa mo ang mga ito, ikaw ay nagpapasakop sa Diyos. Kapag pinapakita mo ang iyong pananampalataya sa Kanya, pag ikaw ay tapat sa Kanya, kapag ikaw ay nagtitiwala sa Kanyang mga pangako, kapag ginagawa mo ang lahat para ikaw ay isang, maging isang mabuting patotoo na ikaw ay sa Diyos, na ikaw ay anak ng Diyos, even ang pinakahinahangad mo sa buhay na ito ay ang mabaptize ng banal na Espiritu. So, yan ang nais ng Diyos. At kapag ginagawa mo yan, ikaw ay nagpapasakop sa
Panginoong Diyos. At yung pangalawang bagay is, labanan mo ang masama. At paano mo ginagawang labanan siya? First, ay pinapalayas mo siya sa pangalan ng Panginoon. At pangalawa, hindi mo ginagawa kung ano ang kalooban niya. Ikaw ay lumalayo sa mga kasalanan, mga kasamaan. Ikaw ay tumatanggi sa kanya mga tukso, sa kanyang mga suggestions, mga inilalagay niyang mga inspirasyon diyan sa iyong isipan, yung mga bulong niya na kailangan mong gawin itong hindi maganda, itong masama sa harapan ng Diyos. Kung lahat yan, pinapalayas mo sa isip mo, pinapalayas mo sa iyong puso, kung ikaw ay tumatakbo palayo sa tukso, kung ginagawa mong lahat para kamuhian ang kasalanan sa iyong buhay, kapag ikaw ay ginagawang lahat para hindi mangyari kung ano ang kalooban ng Diablo, so anong ginagawa mo? Nilalabanan mo si Satanas. Amen? So, kapag ginagawa mo itong dalawang ito, magpasakop ka sa Panginoong Diyos at labanan mo ang masama, ang Diablo ay lalayo sa iyo. Kaya kaibigan, napaka-importante ng ating magiging Bible study ngayong araw na ito. Tinatawag namin kayong lahat para sa ating special gathering na mangyayari sa ating main service ngayong araw na ito, which is magkakaroon tayo ng napakalakas na Bible study na tuturuan tayo kung paanong maging handa lagi sa mga labanan kontra kay Satanas, kung paano natin mapagtatagumpayan itong spiritual na gera na ito, kung paano tayo magiging matibay at matatag sa panahon ng kasamaan. So magpupunta ka. And in this service, hanapin natin ang Holy Spirit hanggang sa matanggap mo ang bautismo ng banal na Espiritu. And also in this service ay mapapanood natin isang video ni Bishop Randall mula sa bundok ng Sinai doon sa Saudi Arabia. At yung blessing mula doon sa lugar na yon, ipapasa niya sa bawat isa sa atin. So, magpunta ka. Yung blessings na matatanggap mo ngayong araw na ito, ngayong gabi na ito sa ating main service, ito ay tatalo sa lahat ng trabaho ng masama sa iyong buhay. Ito ang magbibigay sa iyo ng tagumpay sa iyong laban. Ito ang magbibigay sa iyo higit sa lahat ng kaligtasan. Kaya, pakiusap, huwag kang liliban sa araw na ito. At ikaw na malapit dyan sa ating main cathedral, sa ating main church, ang address ay UCKG Building, dyan sa General Rojas Avenue, Araneta City, Cubao. Tabi lang yan ang National Bookstore, malapit dito sa Gateway. Tawid lamang ng Farmers at ng Dream World. So magpunta ka. Ang ating main service mamaya ay alas 7:30 ng gabi. At kung nais mo na magpunta sa isa sa ating mga branches, you can check sa addresses na meron tayo dyan sa ating website. And you can check yung pinakamalapit na UCKG Health Center sa iyo at magpunta ka. You can also call yung ating helpline para tanungin kung anong oras yung main service doon sa branch na yon o sa ating help center na yon. Pero hindi mo palalagpasin. Magpupunta ka. Dahil magiging napakadakila ng matatanggap mong biyaya. Actually, isang napakalaking spiritual na pagpapala ang matatanggap mo pag nagpunta ka ngayong araw na ito. Amen? So kaibigan, tayo ay nasa spiritual na labanan. Hindi ka dapat matalo. Dahil ang natatalo, ang kanilang kaluluwa ay naitatapon sa impyerno sa lawa ng apoy. Hindi dapat mangyari sa iyo yun. Dapat ikaw ay magtagumpay. Kaya, gawin mo ito. Magpasakop ka sa Diyos at labanan mo ang Diablo. Amen? At magpupunta ka
sa ating main service ngayong araw na ito, at malalaman mo kung paano ka magtatagumpay sa araw-araw sa iyong mga labanan kontra kay Satanas. Amen? Magpalain kayo ng Diyos hanggang sa muli. Paalam po. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan. Naniniwala ako na inyong bote ng tubig o ang baso ng tubig ay hawak nyo na at ito ay handa na para sa ating panalangin ng kasunduan sa araw na ito. Ngayon nga ay Miyerkules at ang ating panalangin ng kasunduan ngayon ay para tanggapin mo ang Espiritu Santo. Sinabi nga sa Biblia na ang Banal Espiritu ay parang ay gaya ng tubig na bukal na dadaloy mula sa puso ng mga tao. At ngayon nga ang tubig na ito ay magre-represent ng Espiritu Santo na tatanggapin mo. At napakahalaga na oras na matanggap natin ang Espiritu ng Diyos gaya ng ating natutunan na tayo ng mga ligtas ay magliligtas rin ng marami pa. Kaya nais ko ngayon na wipikit mo ang iyong mga mata at gawin natin ang panalangin na ito. Huwaking Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus, Panginoon, basbasan mo, my God, ang tubig, ang buti ng tubig o ang baso ng tubig na hawak ng mga anak ko, my God, na kasali ngayon sa aming panalangin ng kasunduan. At ngayon nga ay Miyerkules, ang aming panalangin ay tanggapin ang iyong Espiritu Santo. Una, para kami ay maligtas, para tanggapin namin ang kasiguraduan ng aming kaligtasan, ang pagbabago ng aming buhay, para kami rin, my God, ay makapagligtas ng marami pa. Panginoon, marahil, marami sa kanila ngayon ay maraming mga problema, mga kalungkutan sa buhay nila, mga insecurities sa kalooban nila. Pero oras, Panginoon, na inumin nila ang tubig na ito na ngayon ay magre-represent ng iyong Espiritu Santo, lahat ng gawa ng masama, ng kadiliman sa buhay nila ay mahuhugasan gamit ang tubig na ito. At oras na inumin nila ang tubig na ito, ang tinatanggap ng taong ito ay ang iyong banal na Espiritu na ngayon ito ay dadaloy sa kanya ating Diyos. Siya ay magiging malakas, mawawala lahat ng mga insecurities niya, lahat ng duda, lahat ng kadiliman, lahat ng gawa ng masama, dahil siya ngayon ay babaguhin mo mula sa loob niya. Kaya kaibigan, kung naniniwala ka, inumin mo ang tubig na ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ngayon kaibigan, tanggapin mo ang kalakasan na mula sa Diyos. Tanggapin mo ang kapangyarihan mula sa Kanya. Yes, ikaw na nanghihina sa pananampalataya. Ikaw na malapit na talaga at ikaw ay tatalikod na. Ikaw ay lalayo na sa presensya ng Diyos. Pero hindi aksidente na ngayon ay nakasama ka namin sa panalangin ito. Ngayon, tanggapin mo ang revival ng espiritual na buhay. Tanggapin mo ang kalakasan mula sa Diyos. Lahat ng mga takot at kahinaan mo ngayon ay hinugasan ng Diyos at naghahari ngayon sa Kanya ang lakas, ang liwanag na mula sa Diyos. Kaya tanggapin mo at ikaw ay maging bagong nilalang. Tanggapin mo ang Espiritu ng Diyos na ikaw ngayon ay mabautismuhan ng Espiritu Santo. Kaya bilang lingkod ng Diyos, ako ay nakikipagkasundo sa iyo. Ikaw na uhaw, ikaw na gutom sa Kanyang Espiritu Santo. Tanggapin mo ang banal na Espiritu. Tanggapin mo ang kabuuan ng Diyos. Tanggapin mo ang kapuspusan ng Espiritu Santo ngayon sa iyo. At ikaw ay mapupuno ng liwanag. Ikaw ay mapupuno ng kagalakan, ng kapayapaan sa buhay mo. Ikaw ay magiging instrumento ng kamay ng Diyos para sa plano ng Panginoon ng Diyos sa pagliligtas ng maraming kaluluwa sa mundong ito. Kaya kaibigan, ngayon ikaw ay bagong nilalang na. Hindi na gaya nung dati. Ang luma mong pagkatao ay wala na.
ikaw ay nililis na sa lahat ng karunihan na meron dyan sa buhay mo. Tanggapin mo ang kaligtasan, ang assurance ng iyong kaligtasan, ang tatak na mula sa Diyos, at ito ay walang iba kundi ang Espiritu Santo sa pangalan ni Kristo Jesus. At kung naniniwala ka, sabihin mo, Amen. Amen. So kaibigan, maniwala ka na ngayon, ikaw na nanghihina sa pananampalataya, ikaw na malapit na, na sumuko sa iyong pananampalataya sa Diyos, tinanggap mo ang revival mula sa Diyos. Kaya nga kaibigan, napakahalaga na tayo ay magpupunta sa ating simbahan. Lalo na ngayon ay Miyerkules, meron tayong ginagawa na Bible study. At sisimulan nga natin ngayon yung Bible study patungkol sa baluti ng Diyos. Napakahalaga na suot natin ang mga baluti ng Diyos kasi ito ang magbibigay sa atin ng protection, ng kalakasan na manatili sa presensya ng Diyos. Maraming mga Kristiyano na ngayon sila ay bumagsak na, ngayon sila ay malayo sa Diyos dahil nga hindi nila suot-suot ang baluti ng Diyos bilang kanilang protection. At tandaan nyo rin po na gagawin natin ngayong araw ng Miyerkules ang panalangin ng kasunduan mula doon sa Bundok Sinai sa pananampalataya kasama ng mga bishop at mga pastor na mananalangin tayo ay gagawa ng kasunduan. Sino man yung mga sumali sa nakaraang campaign of Israel, ang inyong mga kahilingan ngayong araw ng Miyerkules ay itataas ng mga lingkod ng Diyos sa Bundok ng Sinai at nang sa ganon ang kahilingan mo, ang Espiritu Santo o ang kadakilaan ng Diyos ay dumating sa buhay mo. Amen. Kaibigan, kami ay nandito sa simbahan sa Pampanga, Angeles City, Pampanga. At inimbitahan ko rin kayo na malapit sa lugar na ito. Meron tayong panalangin din sa araw ng Miyerkules, alas 5 ng hapon at alas 7 ng gabi. Sa umaga, alas 8 at alas 10 ng umaga. But ang ating men's service ay alas 5 ng hapon. Kaya magkita tayo dito sa ating simbahan sa pangalan ni Jesus. Pagpalain ka ng Diyos. Hello guys! How are you? A big hug to all of you there in the Philippines. And it's gonna be a pleasure for us to be with you at our night video. Our special night video called No Way Night Night Video. You know why? We chose this name, No Way, because you have heard this expression many times. You have spoken about it many times, right? And we're going to talk about it in the night video. But one thing for sure you have to remember, there is no way you are going to miss it. We are going to be there at the 26th of January at 10 p.m. We are going to be together for this special night video, all night video. There, at the place you know, at the UCKG building, at Araneta City, Cubao, Quezon City, there in Manila, in the Philippines. And we cannot wait for this day. And I'd like to ask you to invite all your friends, people you know from school, from college, university, people who live there by your road, your house, your cousins. Bring all the youth you know, because I'm sure they're going to live there in a different way. There is no way they're going to live this night video in the same way. Okay? So we see you there and we can't wait to arrive there in the Philippines. Big hug. Until then. Hello guys! Nice kong ibahagi sa inyo kung ano ang magaganap sa darating na January 26. Dahil magkakaroon kami ng napaka-espesyal na event kung saan magaganap ito sa aming BYG headquarters sa Cubao. Dahil ang bishop na responsable ng BYG Worldwide ay pupunta sa Cubao for the first time. Pero syempre, hindi mawawala ang BYG Noa! Kaya kung ikaw ay taga Ilocos Norte at ikaw ay nasa edad ng 15 pataas, ikaw ay welcome na welcome dahil magkakaroon kami ng caravan papunta sa Cubao. Kaya guys, anong sasabihin natin? See you! Bye-bye! Kami at
10 ng gabi sa UCKG Cubao, General Ross Avenue, Araneta City, sa tabi ng National Tire Store. Ang main din namin ito ay palalampasin. Kayo ba? Palalampasin niyo ba? No way! Hello mga kabataan, ako si Leian mula sa VYG Bigan at handa na ako sa ating night vigil sa Cubao sa January 26, alas 10 ng gabi sa ating Simbahang Universal kasama si Bishop Celso. See you! Hey guys! Nandyan pala kayo. Ako dito, kasama ko ang mga tropa kong mula sa VYG. At handa na kami ngayong darating na January 26 para sa ating BYG Night Lowing. And for sure, magiging exciting and memorable event ito para sa ating mga youth. At may mga inandang performance ang bawat mga branches na magiging masaya kayo dito. Kaya no way na mamiss mo to, no way na mawala ka dito, at lalong no way na malit ka sa event na to. Kaya BYG Divisora, ano sasabihin natin sa kanila? Kita-kits!